Kumusta mga kaibigan, kung bago lang kayo sa channel ko, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa susunod na kwento. Ang reincarnation ay ang ideya na ang kaluluwa o kakayahan ng isang tao ay maaaring bumalik sa isang bagong pisikal na anyo pagkatapos ng kamatayan. Mahirap na tiyak na malaman kung sigurado kung nabuhay ka na ng nakaraang buhay o kung ito ang iyong unang pagkakataon sa mundo. Ang ilang mga tao ay may malalim na pakiramdam na sila ay ipinanganak lamang sa maling dekada, habang ang iba ay nagpapakilala sa kanilang masigasig na intuwisyon sa isang dating buhay. Ngunit may ilang mga palatandaan na maaaring magpahiwatig na nakatira ka sa ibang anyo sa isang nakaraang buhay. Ito ang mga palatandaan. Una, mabilis mong mabasa ang mga tao. Ito ay higit pa sa mahusay na intuwisyon. Ang mabilis na pagbasa ng pagkatao ng isang tao ay maaaring magpahiwatig ng isang nakaraang buhay. Mahilig ka makipag-ugnay sa maraming mga uri ng pagkatao at nakilala mo silang lahat sa iyong nakaraang buhay. Pangalawa, madalas mong maranasan ang deja vu. Ayon sa ilan, ang deja vu ay hindi lamang katakot-takot na pakiramdam. Ang bigla ang paghislap ng isang pamilyar na sandali na nagpapasya sa iyo na, nakapunta na ako rito, sa isang unang pagbisita pa lamang ay maaaring dahil mayroon ka talagang nakaraang buhay. Pangatlo, paulit-ulit na panaginip at mangungot. Ang paulit-ulit na mga panaginip at mangungot ay maaaring maging tunay na mga pahiwatig sa iyong pagkakakilanlan sa isang nakaraang buhay, lalo na sa mga panaginip na nagpapakita ng maliwanag na detalye. Ang mga bangungot ay maaaring sinyales ng nakaraang trauma sa buhay mo. Pang-apat, pagsasabi ng kakaiba at maliwanag na kwento noong ikaw ay bata pa. Nasabi ba sa iyo ng iyong mga magulang na dati ay bumubuo ka ng mga kakaibang kwento at mga pangit na kwento noong ikaw ay bata pa? Well, maaaring yung mga kwento mo ay totoo, tungkol sa iyong nakaraang buhay nang hindi mo alam. Ang iyong mga magulang ay maaaring pinahira nito bilang isa pang kwento ng pagkabata, ngunit mas marami itong ibig sabihin. Ang lubos na detalyadong kwento tungkol sa pagpapalaki sa iyo noong bata ka pa, ay hindi maaaring maging imahinasyon mo, ngunit isang pagkwento ng iyong nakaraang buhay. Panglima, hindi maipaliwanag na sakit at kirot na nararamdaman. Nakaranas ka ba ng mga biglang pagsakit ng kaso-kasuan ng walang maliwanag na dahilan? Maaari ito ay matagal na sakit mo na pinagdudusahan mo sa nakaraang buhay. Pang-anim, mga alaala na hindi mo maipaliwanag. Kung mayroon kang kakaibang mga alaala sa mga kaganapan na alam mong hindi nangyari, huwag mo masyadong isipin na ito ay bilang isang panaginip lang. Ito ang uri ng bagay na nakuha mo mula sa nakaraang panahon. Pang-pito, malakas na kahalingan o pagkahilig. Marami ang naniniwala na ang mga may masidhing hilig ay nananatiling konektado sa nakagawian sa nakaraang buhay. Maaring ikaw ay isang marugdob na tagahanga sa isang sports, maaring ikaw ay naging isang atleta na nanalo sa iyong nakaraang buhay. Pang-walo, kakulangan ng koneksyon ng kasalukuyang karelasyon. Kung sa tingin mo ay kulang ka ng koneksyon sa iyong kasalukuyang relasyon, maaaring dahil sa ikaw ay masyadong konektado pa sa isang relasyon sa iyong nakaraang buhay. Pang-siyam, kamangha-manghang paningin. Ang mga nag-aaral ng ideya tungkol sa nakaraang buhay ay naniniwala na ang mga muling nabuhay ay may mas mahusay na pagkaunawa sa nakaraan at sa hinaharap. May posibilidad na maunawaan kung ano ang darating sa hinaharap at maging tama, malamang na mayroon kang kamangha-manghang pananaw at ito ay isang tanda ng isang nakaraang buhay. Pang-sampu, nararamdaman mo sa iyong sarili na ikaw ay isang dating kaluluwa. Kung nasabihan ka na na ipinanganak ka sa maling panahon, malamang ikaw ay isang matandang kaluluwa.
Kung naniniwala ka sa muling pagkakatawang tao, ang pakiramdam na mas matanda kaysa sa ikaw ay maaaring maging isang salamin ng aktwal na edad ng iyong kaluluwa, nangangahulugan ito na mas matanda o mas matalino ka kaysa sa iyong mga kapantay. 11. Mga wika na hindi mo alam pero parang pamilyar. Ang Xenoglossy ay mas karaniwan kaysa sa iniisip mo. Ang pag-unawa at kakayahang magsalita ng mga wika na hindi mo pa natutunan. Maaring ito ay isang pahiwatig na nabuhay ka na sa nakaraang buhay, na naging isang scholar na mag-aaral ng mga banyagang wika o naninirahan sa iba't ibang rehiyon. 12. Isang kakaibang birthmark. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang mga marka ng birthmark ay nagmula sa iyong nakaraang buhay. Ito ay isang karaniwang paniniwala na ang mga senyales ng birthmark kung saan napatay ka sa iyong nakaraang buhay. 13. Hindi maipaliwanag na kakayahan. Ang mga talentado na mga bata ay madalas na sumisikat, ngunit ang mga kakayahang iyon ay walang pasubali na lumitaw na lang bigla, o sila ay isang tagapagpahiwatig mula sa mga nakaraang propesyon at natutunan na mga kakayahan. Para sa mga bata na mabilis na pumili ng isang instrumento, ito ay pinaniniwalaan na isa silang musician sa kanilang nakaraang buhay. 14.